Hello everyone, it's me again, Liz. Welcome to my channel. In this video, guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tomato puree. Yung kamatis kasi nila dito, guys, 'di ba? Yung kamatis mabilis siya masira. So inaano yan nila, kinakat-cut nila yan, tapos ilagay sa plastic and then ilagay sa freezer. And then pag lulutuin na siya, ilalaga mo na siya sa mainit na tubig para before siya i-blend, kasi syempre hindi mo naman siya mabiblend, di ba, pag frozen. So yun yung ginagawa nila dito. So yeah, for today's video tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tomato puree. Actually maganda siya ilagay sa mga pasta, spaghetti, pag mga healthy conscious kayo, pwede kayong kumuha. Pag ayaw nyo ng tomato sauce, gagawa lang kayo ng tomato puree and then yun yung gagawin nyo na tomato sauce instead of gagamit kayo ng tomato sauce talaga na meron ng mga yung meron ng mga additives ganun. So yeah, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tomato puree. So yeah, please, for those who haven't subscribed yet to my channel, please don't forget to tap the subscribe button below. So yeah, let's start. Ito yun siya, yung kamatis na na frozen. So ilalaga ko muna siya sa mainit na tubig before ko siya i-blend. Yan yung kamatis natin. Lagyan natin siya ng mainit na tubig. Then yan muna natin siya. So yan na siya. Lumambot na siya. So na natin, i-blend na natin siya. Ano na natin siya. Okay, sa blender. Then lalagyan ko siya ng garlic. Yan, garlic. Pag nagbe-blend ako. Kasi isa yan sa nagpapasarap sa puree. Yung may garlic siya. Yan. Blend na natin. Isang buong tomato paste yung nilagay ko. So yan, pag nagsisimmer na yung tomato paste, ilagay nyo na yung tomato nyo. Okay, let's add the tomato. Papakuluan nyo lang siya. Papakuluan ng papakuluan. Malalaman mo kapag pag maluto na siya, yung secret dyan, dito para dito. Pag nagluluto sila ng ganito, kapag umakyat na yung oil, tumaas na yung oil, yun na, luto na yun siya. And then, lagyan nyo na lang kung anong gusto nyo ilagay. Lagyan nyo ng chicken cubes, ng salt, magic sarap, kung anong gusto nyo ilagay. Black pepper. Pero pag gusto niyo naman plain lang, ganito lang. Yan na siya.
pwede kayong mag-add ng mga spices na gusto nyo. Okay, hayaan lang natin siyang kumulo muna. Hanggang sa umakyat yung oil niya lahat, and then malalaman natin luto na siya. And lalagyan ko muna siya ng salt. Lagyan siya ng salt.